For today's video, dahil meron pa nga ako natira dito na isang lata ng sardinas, kaya naman naisipan ko na gumawa ng homemade fishball. Napakadali lang din ito gawin. Una, binuksan ko lang yung isang lata ng sardinas. Yung gagamitin ko nga dito, yung mismong isda lang. Nakatinabi ko lang yung mismong sauce ng sardinas. At pagkatapos, dinurog ko lang ito ng mabuti. Kapag okay na nga ito, naglagay lang ako ng pamintang pino, garlic powder, at onion powder. Kagkalahating kutsarita yung nilagay ko. At naglagay na rin ako dyan ng kunting seasoning. Naglagay rin ako ng kunting asin. 2 kutsarita na asukal na puti. At pagkatapos, haluin lang ito ng mabuti. Saka naglagay lang ako dyan na 1 piraso ng itlog. Hindi ko na nga sinama dyan yung kulay dilaw na itlog. Yung kulay puti lang yung ginamit ko. At pagkatapos, sinala ko lang yung 1 cup na harina. Lagay rin ako dyan ang 2 kutsara ng cornstarch. Saka naglagay na rin ako dyan ng 1 cup na tubig. Saka haluin lang ng mabuti lahat ng mga ingredients. Kapag okay na, ganito na nga yung ating mixture. Dito sa kawali, nagpakulo lang ako dito ng tubig. Saka naglagay na rin ako dyan ng kunting butter. At pagkatapos, binilog ko nga lang ng maliliit yung mixture. Saka ko ito nilubog sa mainit na tubig. Saka hinayaan ko lang muna ito na kumulo. At unti-unti na nga siya na lumuluta. Ibig sabihin, pwede na natin tanggalin dito sa kumukulo na tubig. At pagkatapos, dito ko siya ilagay sa isang kaldero na may laman na malamig na tubig. At makalipas ang ilang minuto, malamig na ang ating fishball. Ginawa ko nga dito, hiniwa ko lang ng manipis. Pero nasa inyo kung gusto nyo ng mas bilog lang. Naman, mas gusto ko yung manipis lang. Saka gumawa na rin pala ako dyan ng sauce. At pagkatapos, nagpainit na rin ako dito ng mantika sa kawali. Kaiprito lang ito sa nais nyo na kulay. Ako naman, ang gusto ko sa ganito yung medyo tostado. Iprito lang muna natin yan ng mga ilang minuto. At mayroon pa nga akong natira dito, ilagay ko lang sa refrigerator. Para sa ganun ay hindi ito masira. At dahil luto na nga ang ating fishball, tanggalin lang natin to dito sa kawali. Kapalamigin lang muna natin ito ng konti. Saka nilagay ko nga lang ito sa isang lagayan. At ito pa yung ibang naluto natin na fishbone. At syempre, iserve na natin yan na mayroong kasamang sauce. Pagdating naman sa sauce, ganito yung gusto ko, yung hindi masyadong malapo. Kung gusto nyo naman ang maanghang, pwede kayo maglagay ng sili dito sa mismong sauce. Pwede nyo nga rin itong subukan dahil napakasimple lamang yung mga sangkap na ginamit natin dito. Napakadali lang din ito gawin. At ready to serve na ang ating homemade fishbone sa sardinas. Thank you so much guys for watching!